guys, I'm back! Parang lahat na ginawa ko, pero bakit ganyan? Parang may kulang ka eh. Okay na ba yung makeup ko, guys? Alam nyo, nagtatry ako maglagay ng black na yan. Kasi yung eyes ko parang lago. So guys, failed. Hey guys, this is Tay and welcome back to my channel. So today, as you can see in the title, this vlog is going to be my 2019 realization. Yan, guys, kaliligo ko lang. Good morning sa inyo. And na-dry ko na yung hair ko kasi may pupuntahan ako. And naisip ko na going tong life realization ko today habang while I'm doing my makeup. So, ayan, medyo maputla pa yung face ko. Hindi lang medyo. Sobrang putla ng face ko. And you listen, guys. So, let's start. So, guys, failed. Ayan, kasi nahirapan ako magsalita habang nagbe-makeup ako. And kung wala lang ako, guys, pupuntahan ako. So, nasasayang yung oras ko. Baka hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin ngayong araw na to. So, nag-makeup na muna ako. And saka ako i-share sa inyo yung mga, yung 2019 realization ko. So, tara. Hi, guys! I'm back! So, ayan. Okay ba yung makeup natin ngayon? So, number one na i-share ko sa inyo na na-realize ko ngayong 2019, mga natutunan ko ngayong 2019 is life is not a race. Yan. Para sa akin ah, kasi iba't iba tayo ng journey. And kung may maunang maging successful, don't worry guys, magiging successful din tayo. Kasi ako ah, may pinanghahawakan ako. Alam nyo ba yun kung ano? For me, sa akin, ang word ng Lord. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give us hope and a good future." O, diba? May good future tayo. So, ayan lang guys. Walang imposible ka sa Lord. So, kung maniniwala tayo and magtrust tayo sa Kanya. And, huwag natin i-undermine yung worth natin, guys. By comparing with other people. Never ever do that. Kasi, hindi tayo magiging happy. Yan, mawawala yung happiness sa atin. So, tuloy-tuloy lang. Yan, huwag tayong titingin sa kanila, bakit sila successful na? Bakit ako hindi pa? Ganon. May perfect time ang Lord sa atin, guys. So, life is not a race. Huwag natin madaliin. Parang mas maganda yung lighting dito ah. Ayan. So guys, number two is never give up. Don't give up. So, kasi kung gusto nating ma-reach yung goal natin, don't give up. Huwag tayong mag-stop. So, kung hindi natin alam, alapit na pala natin dun sa goal natin. Nag-stop pa tayo sa halip na na-reach na natin yun, guys. Hindi, kasi nag-stop tayo. And always remember, God is with us. He will help us. Yan, basta i-entrust lang natin lahat sa Kanya. And, ayun, sabi niya, habang may buhay, may pag-asa. Diba? So, don't give up. Guys, tayo naman tayo. O, diba? Meron pa tayong pang spray sa lamok. Hindi, pero, yan, mukhang nawawala yung eye bags ko dito. Yan. Parang nandyan pa rin. Hindi nawawala. Pero guys, ayan, number three. Don't live your life to please others. So, ayun guys, na-feel nyo na ba yung parang something is missing? Ganon. Parang lahat na ginawa ko, pero bakit ganon? Parang may kulang pa din. So, siguro, kasi we are trying to please others' expectations, nape-pressure tayo, and minsan hindi na natin nakikilala yung sarili natin. So, yan, hingang malalim. And I know, nakilala mo kung ano yung, kung sino ka. Kilala natin yung sarili natin, guys. And
gawa tayo ng mga decisions sa buhay natin na it will really makes us happy. And alam naman natin yun eh. Alam ko yun, alam mo yun. Nakasanayan man na, na ginagawa ko ano yung gusto nila, yung sa ibang tao, ganyan. Or minsan naman parang we end up, naiinggit na tayo kasi yung buhay natin parang hindi na sa atin eh. Sa kanila na, yung buhay na nila yung ginagawa natin. Ganyan ang nangyayari eh. Easy. Pero parang ganun yun eh. Parang kakaroon na tayo ng envy. Yan. So, konting hinga lang. And then, mag-pray tayo kay Lord kasi siya lang makakatulong sa atin, guys. Yan. And, 100%, babalik ka sa sarili mo. May ganun. Huwag natin gawin yun para sa tao. But to please God. Yan. That is the most important one. To please our Lord. Right? So, ano pa? Number 4. Yan. Diyan na tayo sa number 4. Always smile. Yan. Kasi, mag-reminisce muna tayo. Naalala ko kasi yung about high school life. Parang para sa akin, yung high school life, yung past natin sa life natin, yun yung pinaka masaya, yung paisi-isi lang, ganun. Diba? Aminin nyo na, ganyan din siguro kayo. So, oops, siguro hindi naman lahat, hindi ko sasabihin na lahat. I-share ko na lang sa inyo yung high school life ko, yung experience ko, na yung high school life ko, parang bata-bata lang, ganun. Ang alam ko lang nun, or ang alam lang natin nun, maglaro, makitawa, ganun, mag-aral, syempre, estudyante tayo, kailan nag-aaral din. So, ayun, makipagtawanan sa mga classmates and friends. Ganun yung alam natin nun, wala pa tayong masyadong problema. Siguro yung pinoproblema lang natin nun is yung, ano yung susuotin ko, may event kami, may Christmas party kami, ganyan. Kailangan may bago, ganun. Sino nakaka-relate sa akin yan? Then, makikipagpormahan sa school. O, di ba? May bago siyang damit. Ganon. Yun lang yung alam natin, guys. Di ba? Humingi sa parents natin ng baon. O, di ba? O, instant. May pera na tayo. May pangkain na tayo. Ganon. Di ba? So, pero hindi ko nilalahat. Siguro, ang tamang term dito, or yung nakaka-relate sa akin. Sino sa inyo yung nakaka-relate sa akin? Kasi, syempre, madami din akong mga nalalaman na mga story na sa murang edad nila talagang nakakaranas din talaga sila ng hirap or malalaking problems na hindi ko na naranasan nung bata pa ako, guys. Ito na lang mga tumanda na tayo. Guys, na-share ko yun sa inyo kasi ang sarap lang tumawa nun, mag-smile. Lagi lang tayo naka-smile. So, ngayon, iba-iba yung stage ng life natin eh. So, sa age natin ngayon, nakaka-experience na tayo ng mga problems. Ganon, or mabibigat ng mga problems. So, para sa akin, kahit nakaka-experience tayo ng ganon, huwag mawawala yung smile, yung positivity. Ganon. Kasi kapag naka-smile ka, parang nagbabago yung the way we think. Ganon. So, sa halip na negative tayo mag-isip, nataturn to siya into positive. Yan. And then, naka-smile ka, ganyan. So, mga positive yung naiisip natin, hindi mga negative. So, maganda yung lagi kang naka-smile. And then, ayun guys, minsan nakakaisip pa tayo ng better solution. Diba? So, sa halip na magmukmuk tayo or nakasimangot na lang tayo palagi. Parang mas lalong nakakabigat yun sa likod natin. Hindi ka pa pag may problem tayo. Sa likod, parang ang bigat-bigat. Kasi, isip tayo ng isip. Huwag na tayong i-stress yung sarili natin, kakaisip. I-entrust natin lahat yan kay Lord. And sabi ko nga si ba sa inyo sa nung una, di ba? Sinabi ko. And di ba, sabi ko nga sa inyo kanina na may good future tayo na nilaan ang Lord sa atin. So, don't worry guys. Huwag tayo mag-worry. Huwag tayo mag-overthink. Yan. Lagi lang tayong nakasmile kasi meron tayong good future. O, diba? So, ayan guys.
smile. Yan, it will change the world. Ganun eh. So, para sa akin, smiling is very powerful tool para mag-change yung ano natin, yung pag-iisip natin. So, magiging positive tayo, guys. So, the best yan, smile. Kaya nga ngayon eh, pinag-aaralan ko ng maging laging naka-smile. Yan. So, ayun guys, and magiging para pa tayong youth, diba? Oh, youthful look. Guys, sipatong na natin. Parang napapagod na ako. Kakahawak ng kamay ko. So, ayan guys. Last but not the least. Start now. Yan. Parang na-share ko na to about helping other people. Yan. So, na-realize ko na kailangan gawin na natin. Simulan na natin. Kasi, madami tayong gustong gawin. Yan. Uy, gusto ko itong gawin, ganyan. Pero hindi natin nagagawa. Nalilimitahan tayo ng mga iniisip natin, guys. So, bago mo yung gawin, sasabihin mo, oops, wala pa ako nito eh, ganyan. Hanggang kailan? Saka, marirealize natin yung nandito na tayo sa age na to or tumatanda na tayo, ganyan. So, bakit hindi ko pa rin ito na nagagawa after 10 years, 15 years? Ayan, sabi, parang antagal ko na itong paulit-ulit na sinasabi. Pero bakit hindi pa rin natin nagagawa, di ba? So, ayun guys, start now. Wow, ako makapagsabi. Start now! Oh guys, totoo yun. Kasi, hanggat hindi natin sinisimulan, wala tayong masisimulan. Wala tayong magagawa, o di ba? So, if we start now, it could really help us to become best version of ourselves. Kung mananatili tayo dun sa comfort zone natin, hindi tayo magmamature, guys. Yun lang ah, para sa akin. Share ko lang din, guys, yung ito about sa pagbablog ko. Yan. So, nakikita ko kung ano yung hindi maganda sa akin. And may mga content ako or madami akong content na hindi maganda yung result. Pero, hindi maganda yung result. Pero, huwag tayo madi-disappoint doon. Kailangan tuloy-tuloy lang tayo, guys. Kasi, ayun nga, yung, di ba, don't give up. Kasi hindi mo na makikita yung, hindi mo na marireach yung goal mo kapag nag-stop ka na, guys. Dahil lang na-disappoint tayo dahil hindi naging maganda yung result. Pero, at least, sinimulan natin, guys. Di ba? And, ayun nga, kailangan tuloy-tuloy. So, ang maganda doon, nakikita natin yung hindi maganda, may improve natin yung sarili natin. Di ba guys? And guys, share ko lang sa inyo yung nabasa kong quote. Yan, and sabi doon is, doing something is better than doing nothing. Ang nag-show din yun ng humility. Di ba? Kasi, ng humility. Kasi, kapag na-disappoint ka, ayaw mo na mag-fail, nahihiya ka. So, parang pinapairal natin yung pride natin eh. So, imbis na gusto nating mas matuto tayo, hindi na natin siya ginagawa. Kasi, napahiya na tayo, ganun, or ano, pero huwag tayong magbabase dun. Kailangan. Kay Lord tayo nakatingin. Diba? Paulit-ulit lang din ako na huwag tayong titingin sa tao, kundi gawin mo yung mga bagay na what makes you really happy, do what you love, and what pleases God. Pleases? And what pleases God. Diba? So, yun talaga yung pinaka-important dun. Kailangan na-please ang Lord. And marireach natin yung goal natin and yung will ng Lord sa life natin. And ayun, magiging mahihit natin yung purpose ng life natin, guys. And magiging victorious tayo. So, and successful. Ganon. So, ayun lang. I'm done with my life realization. And, hindi yan nai-stop. Every day, may natututunan tayo. Every day, may life lesson. So, ito, konting
mga words of encouragement or words na makaka-help din sa atin lahat na sa situation natin ngayon na kailangan maging positive lang tayo, guys. And maganda rin yun eh, nung yung iniisip mo yung mga bagay na kung saan ka nag-failed or kung sa nag-failed ka pero na-overcome mo yun. Basta tuloy-tuloy lang tayo. So, this is my life realization ngayon 2019 and I hope na may na-learn kayo from me. So, I will end this video na guys kasi kailangan ko na rin umalis kasi para matapos ko lahat ng mga gagawin ko today. So, maging productive naman tayo ngayong araw na to. So, thank you so much for watching and please do subscribe to my channel and don't forget to turn on our notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video ko. So, latest upload ko, guys. Thank you so much for everything and God bless us all. Bye!